Jacqueline, it's true. So, kaya nga, nananawagan kami ni Attorney Glenn kanina before ka dumating, nanawagan kami sa Dole sa atin, sa opisina na ni ano, Secretary Belio. Dahil siya talaga ang may say dito eh. Siya yung head ng, ano, ng OWA. Merong pera ang OWA natin. Siguro nasa mga 18 billion na yan ngayon dahil nakunan nga ng ano, nakunan nga na last na paggastos-gastos ng mga OFW. Ang alam ko, last na update Brother Glenn, 500 million ang na-minus doon dahil sa bayad ng mga hotel, ng mga seafarers, ang mga OFW din, at saka yung swabbing nila. So, ngayon, kinakatok natin yung budget. Hindi naman tayo nanghihingi ng budget ng gobyerno eh. Kung kailangan na budgetan ng OWA na pauwiin na itong mga OFW. Lalo na dito sa Middle East at saka sa Saudi Arabia. Dahil Atilin, kung nakita mo siguro, nagbabasura na doon sa Saudi Arabia ang mga kababayan nating OFW. Dito sa UAE, medyo okay pa naman. Meron pa kami dito mga tumutulong na mga OFW na namimigay ng pagkain. Pero sa Saudi Arabia, para sa Bisaya, gikumot ang akong kasing-kasing ba talagang ni, anong tawag doon? Giniurak na yung puso ko sa Tagalog ba yan, Kuya Chong? Kuya Glenn? Na talagang wasak na wasak ang puso ko na tingnan yung ano, yung mga Pilipino na namamasura na lang. Durog na durog. Durog na durog. O durog na durog ang damdamin mo. O durog na durog. Eh, sa ato ang sinultihan, kumot-kumot na ang atong dughan sa kanila. Tagalog. Durog na durog, durog na yung puso nila. O, durog na durog na talaga. Wasak na wasak. O, sa ating kumot-kumot. So sad nga, di ba? Naturingan tayong ano, bayani, pero bakit ganito? Di ba? Malaking tanong. O yun na nga. Kaya nga palagi tayo. Wala naman tayong mga political power, wala tayong influence. Ang sa atin lang, we rely sa ating bawat isa, sa ating mga sumusubaybay po sa atin. Actually, our followers are our own support base. Sila ang kaakibat natin dito sa panawagan natin. Tandaan po natin, mga kababayan, kayo po na nagpa-follow po sa akin, sumusunod po sa akin mga posts. Tandaan po ninyo, sa bawat na sinasabi ko tungkol sa ating sa mga public issues, kasama po kayo doon. Kasi yung boses ko, wala namang kwenta yun. May kwenta yung boses ko. May influence yung sinasabi ko. Dahil nandyan kayo sa likod ko. In the same way, si Ate Lynn, si Kuya Milvin, si King, bunso ko ito si King eh. Tapos si Ate Jonah Lynn. Kami may mga nagfa-follow po sa amin. At whenever we speak, kasama po kayo doon. Nagkaisa po tayo doon sa sinasabi natin. Kaya nga, nananawagan tayo. Hindi lang ako ang nananawagan, pati yung lahat ng mga nag-follow po sa akin, nananawagan po sila kasama sa akin. Yung boses namin, pinag-isa namin. Ngayon, tayong lahat, pinag-isa natin, including our followers, yung boses natin, nananawagan sa ating gobyerno na tulungan yung ating mga kababayan dyan. Yun na nga, palagi kong inuulit, kung nasa atin ang political power, nasa atin disposal ang resources ng Estado, mahahanapan natin yun ng paraan sa mas lalong madaling panahon. So kaya wala tayo dyan, igagamitin na lang natin yung political influence natin sa social media upang ikiit na umaksyon ang gobyerno at mabigyan ng solusyon, agarang solusyon ng ating mga kababayan. Ako, as I have said, for one, I will never allow my fellow Filipino to scavenge in the trash bins. Hindi ko talaga papayagan na ang aking kapwa Filipino ay mangangalkal sa basurahan. Because their dignity as a person, as a citizen, is my own dignity. So ayokong ganyan ang pagtingin sa akin ng ibang nationalities. In the same way, ayokong mangyari yan sa aking kapwa Filipino. Kasi isa lang naman tayong lahat. Okay, no? So, narinig natin yung message ni Attorney Glenn. Medyo choppy-choppy lang siguro yung signal ni Kuya Glenn. Pero very clear yung sinabi niya. Wala tayong
hindi naman tayo ganun ka-powerful sa gobyerno natin, pero may maraming mga taong naniniwala sa atin. May mga taong nakikinig sa atin. And I hope na mapakinggan yung panawagan natin ng maraming mga tao ngayon together with Kuya Glenn Chong na andito ngayon sa ating programa, si Ate Lynn Agno, na talagang pinagbigyan tayo din ng oras niya kahit busy siya doon sa UK, ka Ate Glenn, Ate Lynn, di ba? So, opo, opo. Nakikipag isa tayo ngayon dahil sa panawagan nitong immediate repatriation dito sa UAE at saka lalong-lalo na sa Saudi Arabia na mamamasura na ang mga kababayan natin. King, meron akong mga nagme-message sa akin, hindi ko alam kung bakit hindi ko ano sa aking channel. Hindi ko siya ma-share sa aking channel kung saan meron akong maraming followers doon. Ang mga nagme-message po sa akin, ang dami yung nagpapakamatay. Tumatalo, nagkakaroon ng depression, parang nababaliw daw sila. So, ano, kung akin lang, sana may makakita, kasi may mga nakakikita naman katulad nung mga meron akong kakilala, si Ombudsman Martires, kababayan ko sa Northern, sa Palapag. Sana makalumaan sa wall ni Ombudsman ito, mapansin, makita ng mga kakilala niya, mga politiko natin. Nakikiusap po na sana mabigyan ito ng pansin, kahit man lang pansinin ng sa labor natin o kaya sa OWA, kung sino man yung mga nandoon na. Kasi ang dami po talaga, kaya napinilit kong mag-join sa inyo dahil nga ang dami nang nagme-message sa akin every time from Saudi Arabia, kasi ang dami na, yung mga 38% ng aking followers is from abroad din. So, ang dami nang nagsasabi na marami daw yung nagpapakamatay talaga. At saka yung nagkakaroon sila ng mental derangement sa problema na nahihiwalay sa pamilya. Tapos wala silang source ng income. Iniisip daw nila yung paano sila makakapagpadala, wala naman din silang makain. So sana yun lang po na magkaroon ng awareness, ma-share ng mga ka-curious natin, yung mga nanonood na itong panawagan natin lahat, mapakinggan ng mga tao na involved dito sa, na mapupwedeng magbigay ng solusyon sa problema ito. Yun lang po. Okay, no? So at least narinig natin, no, kaya Ate Lynn, na maraming follower pala sa kanya, Kuya Glenn. Ngayon ko lang narinig, Kuya, na may nagpapakamatay na daw at saka medyo nasa psychological distress na siguro to, Kuya Glenn. Okay, Brother King, hindi siyang nangyayari given the fact na yung depression na depression will naturally set in kasi walang trabaho, especially you are in country, wala kang masandigan, and then wala kang makain, wala kang, so it is natural for depression to set in. And for those who are of weak spirit, okay, so babalik lang siguro yan si Attorney Glenn. Medyo may problema sa signal niya. So at least sis Jonalyn, medyo thankful tayo dito sa UAE dahil ito pa naman tayo sa ganun na klaseng sitwasyon natin. Yung tawag natin siguro emergency. Na marami nang namamatay, na nagpapakamatay. So hindi pa tayo umabot sa ganyan na level. Awa naman yung Diyos, no? So, many times yan yung Kuya King dito. Many times kasi niya nakakapitan ko Kuya King na case na ganyan dito talaga sa Saudi Arabia. Kasi uso talaga dito yung abuses. Hindi natin may pagkakaila. Bahala na umagalit sa akin ang consulator ng kolon nito. Pero hindi natin pagkakaila. Marami ditong abuses nangyayari. Overwork. Working without pay. Violent of contract. Ano pa ba? Abuses. Ano pa ba? Marami pang case dito. Kung bakit nasasabi ko yan, sa dinami-dami ng papel na kapit-kapit ko.
pinakita ko sa iyo, by the way, noong na-remind mo. Tama ka, tama ka. So, Ate Lynn, at least, no, nakuha mo yung attention ko, Ate Lynn, na talagang nangyayari pala yan, at least ngayon na pag-usapan yan. So, siguro, hanapan natin ang paraan yan, Ate Lynn, na pwede siguro akong mag-guest o kami ni Kuya Melvin sa'yo na live naman. Dahil dito sa live ko, nahihirapan kang pumasok, baka pwede mo kaming ma-invite dyan, mapag-usapan naman itong mga problema sa ating mga OFW, mga kababayan natin. Okay, po pwede natin pag-usapan yan. Ang problema, hindi ko magawa doon sa aking channel, yung aking channel talaga, siguro doon tayo mag-live. Kasi isa yung normal na Facebook ko, doon ko lang na-share ito. E doon ako mas maraming followers sa isang channel. Maganda ito kasi, alam nyo, yun nga, alam nyo kung nakikita nyo yung vlog ko. Ang concern ko po talaga, hindi yung pandemic eh, yung aftermath, yung collateral damage, yung mga taong namamatay, yung nagkaroon ng mga psychological problems, yung mga lifetime na mawawala ng trabaho ngayon dahil maraming mga maliliit na companies ang magsasara nito. So yun yung awakening na inaano ko talaga, na kumbaga lumalaban ako kahit nakakatakot yung sitwasyon ko dito sa UK, kasi alam niyo naman ang UK pagdating sa mga information na ganito, number one sila nang susuport ng vaccine. So itong ipinaglalaban ko, nakakatakot dito sa UK, but I have to do it para magising tayo, mas magising yung marami sa ating mga kababayan na itong pandemic na to, ang resulta nito yung grabe. Yung hindi nyo lang alam, sabi ko nga dito sa UK, may 4.4 million na mga pasyente na supposed to be mag-undergo ng surgery because of cancer. Kinansel lahat yun. Kinansel. You could just imagine yung 2.4 million na yon na in their houses, na walang tulong. Eh, kung halimbawa nakaschedule ka na for a day or for a month dahil grabe na yung sitwasyon mo, andoon sila ngayon sa mga bahay. God only knows how many of them are dying now as we speak. So how much more yung ito nga, maliit pa yan na problema na wala kang underlying condition na nakakulong ka, okay yan, magsusurvive ka. Pero how much more yung mga sakit ngayon? Yung may mga sakit na nasa bahay nila na hindi pumupunta sa hospital dahil natatakot sila. Lalo na sa Pilipinas na walang access ng mga transportation. So, yun sila po. Mamamatay po sila doon dahil alam niyo naman sa atin, yung mga tao na pupunta lang sa hospital pag grabe na. Magsisiklang lang sila ng health pag grabe na. So itong mga mangyayari sa atin, yung mga ating overseas Filipino workers, ganun po talaga ang mangyayari. Hihina yung immune system mo, mamumroblema ka, yung anxiety, yung problema sa pamilya. Kaya it drive them to commit suicide. Merong na nagsabi sa akin na may tumalon daw sa building. Yes, sa Kuwait ata yun, sa Kuwait, hindi ko maalala. Basta ang dami nang nagme-message sa akin dahil na po frustrate sila. So, yun nga no, Sis Lino. So, ano ang dito sa na napapag-usapan natin yan? Gusto ko lang i-emphasize yung sinabi mo. Ano ang nagpo-focus tayo dito sa aftermath? Ano ang resulta nitong pandemic? Siguro mapag-usapan natin yan kung paano mabuhay tayo or mabigyan natin ng livelihood program, Sis Lynn, kung paano ang mga OFW natin, malink natin sila sa Department of Agriculture, paano sila malink sa tawag natin sa mga ahensya ng gobyerno natin na pwedeng makatulong sa kanila. For example, sa TESDA, para ma-assistan sila ng additional na skills para magsimula nitong mag-open ng mga maliliit na negosyo, Sis Lynn. Opo, maganda po yan. Kaya lang, as sabi nga na Attorney Glenn Chong, wala naman tayong mga political powers. Ang pwede lang natin magawa is mag-ingay, na hoping na mapansin tayo, maka-draw tayo ng attention. Kasi mga simpleng citizen lang tayo. Ang pinakamaganda siguro na gawin natin talagang
kunin natin ang attention ng sa labor kasi sila ang may kapasidad, may material na po pwedeng gumawa, mga resources na pwede nilang mabigyan ng attention itong malaking problema kasi talagang rampant ito eh. Hindi lang kasi ako nga ha, ito sa point of view ko nakaka-drain ng ng energy kasi lalo na dito sa UK wala pa kaming kasiguraduhan, ang mga businesses sarado pa. So you could just imagine sa point ko na stable na yung pamumuhay namin, yung husband ko twice a month, itong 2 months na to half na lang yung salary. Imaginin mo yung mga walang trabaho ngayon na marami sa atin, ang dami dyan sa United Arab Emirates, yung mga nagme-message sa akin from UAE, Dubai, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia. Yun po yung mga nare-receive ko mga messages, nagtatanong sila kung ano daw pwedeng gawin. Eh, wala naman ako magagawa doon, kundi mag-ingay lang. Yun lang po. Yeah, yun nga sabi namin ni Attorney Glenn Chong, kailangan lang nating mag-ingay. Dahil wala nga tayong ganung lakas na the same na nasa gobyerno. Pero nakikita ko naman din na itong pag-iingay natin, we are barking in the right tree, Attorney Glenn, na merong napupuntahan, lalo na kanina, na ni-raise up natin yung issue about sa bata and nilink agad natin siya sa taong authority na maka-update kung ano ang sitwasyon niya, kung ano ang gagawin. So, sa atin naman, dahil sa respeto ng consulate sa atin, pinagbigyan tayo itong ating programa nito na ang social welfare attache natin na to join with us. And actually, ang Consul General nga is willing talaga nga mag-join sa atin pero alam natin na first day of work ngayon dito sa UAE, ang Sunday. So maraming trabaho talaga sila ngayon. Pero at least merong representative na pinadala sila sa atin kanina. So Attorney Glenn, may maganda kanina, wala ka kanina Kuya Glenn, may ni-raise up si Ate Lynn kanina na maganda yung sinabi niya na nakapokus si Ate Lynn sa programa niya naman sa vlogging niya na hindi lang siya nakapokus itong problema sa pandemic, kundi pinokus ni Ate Lynn kung ano ang solusyon after nitong problema na to dahil maraming mga trabahante ang mawala ng trabaho, mga OFW na sabi nga ni Ate Lynn na lifetime na hindi na sila babalik sa abroad dahil hindi natin alam kung ang amo nila namatay na sa COVID, anong balikan nila sa trabaho sa abroad kung namatay na ang amo nila. So, ang mga kampanya na nag-close down dahil naapektuhan itong crisis na to. So, maganda yung sinabi ni Ate Lynn na maghanap tayo ng solusyon kung anong maganda. Tulad nito, si Sis Jonalyn Segun, uuwi na to siya. Sabi ko nga sa kanya sa message, sure ka nang umuwi ka? Dahil bago ko lang nalaman niya na gusto na niyang umuwi, pero last month, hindi pa siya uuwi. So, na-feel ko sa kanya, Ate Lynn, yung urgency, yung na-feel ko sa kanya na yung paghihirap, bakit ka uwi sa Pilipinas na meron naman siyang trabaho actually ngayon, free pa nga yung bahay niya, binigay ng company niya. Food lang ang problema niya. Pero bakit gusto niyang umuwi? So, inisip ko rin, Ate Lynn, the other side, ano kaya ang nangyayari sa mga Pilipino na pinapaalis na ng bahay nila and wala na nga makain, Ate Lynn? Kuya Glenn, anong gagawin doon? At least si Jonalyn, hindi siya na problema sa rental niya sa bahay. So, siya nga eh, gusto nga umuwi eh. How much more yung ibang tao na wala na makain, wala pang bahay, Ate Lynn? Kaya nga po ay nagkakaproblema sila, nagkakaroon sila ng mental derangement dahil sa exhaustion. Wala na silang ma-exhaust na yung means nila eh. Yung means nila na pupwede nilang gawin, na-exhaust na yon. So, wala nang magagawa kundi nag-nervous breakdown sila. Oh, malaking problema po talaga to, alam nyo kasi. Buong mundo po ito.
narinig ko sa US, 22 million Americans have already asked sa gobyerno na wala silang trabaho. So that would mean yung 22 million na yan, it's almost a size of a country. 22 million. Sa Pilipinas, hindi pa natin alam kung ilan sa kanila ngayon ang mga walang trabaho. So natural po yung mga overseas Filipino workers, ganun din po yun. Kasi yung mga nagtatrabaho na mga, sa mga bahay, tapos naapektuhan yung mga amo nila na nawalan din ng trabaho. So domino effect yan eh. Worldwide yan. So malaking, kailangan talaga magtulungan tayong mga kahit simpleng tao na lang eh. Mag-ingay na lang, yun nga yung sinasabi ko sa mga readers ko, mag-ingay na lang tayo, yun lang ang magagawa natin. Yes, tama ka, Ate Lynn. So at least ngayon, andito ka, andyan si Kuya Melvin, andyan si Kuya Glenn, andyan si Sis Jonalyn. Marami tayong mga sumusuporta sa atin. So kailangan nga natin ng malakas na puwersa dito na mag-ingay sa gitna ng pandemya. So Kuya Glenn? Mahina talaga yung signal ni Kuya Glenn sa ngayon, no? Wala. So, hindi si Attorney Commissioner. Sis Jonalyn, can you share more about your experience dito sa UAE sa mga taong nagme-message sa'yo na gustong umuwi at saka nahihirapan na dito para at least may idea naman yung mga kapatid natin dyan sa UK? Yun nga po, kasi marami po kasi dito talagang yung iba nakapag-apply na repatriation. Nagwe-waiting pa rin sila kasi nga, ano kasi, first come first serve po. Tapos yung iba naman dito, Ma'am Lynn, may ticket naman sila. Opa. Kaso lang, ano po, lagi pong naka-cancel ang flight nila ng Cebu Pacific. So, ang ano lang po dun sa Cebu Pacific, may napag-galing po sa ATN. Ang sabi daw po, talagang hindi daw po nag-resume ng commercial flight ang Cebu Pacific. Even though the Emirates Airline at saka yung PAL, nagka-cancel din daw po yun para sa repatriation. Ang ano ko lang sa ma'am sa Cebu Pacific, nung inaccept nila yung booking ng mga taong ito, sana alam nila yung consequences. Kasi isang beses, dalawang beses, acceptable pa po yun eh. Pero yung pang-apat na beses na cancellation ng flight ng mga taong ito, di ba napaka parang wala naman yata sa lugar. Oo, wala tayong masisisi kasi lahat ng tao apektado ng COVID. Pero sana naman isipin nila yung urgency nitong mga tao na to na gustong umuwi. Kasi hindi hamak na mas okay yung bilihin sa Pilipinas kaysa dito. Kasi mas mahal yung expenses dito eh. Okay, kami kasi libre kami sa bahay. Pero what more yung iba pa na nakikitira lang, di ba? Sana ang gawin ng Philippines. Kasi ang sabi nila, kaya daw po nagka-cancel ng flight ay dahil daw po sa Philippine government. Ayaw ko lang kung totoo. Hindi ko kasi hearsay po. Ayaw daw po yata na hindi yata ina-allowed mag-flight ang Cebu Pacific na papunta dito, galing dito sa UAE. So ang ano ko ma'am, kung yung ito may mga ticket na to, mag-assign sila at least 2 weeks lahat ng may ticket. Payagan na nilang mag-flight. So wala na poproblemahin yung Philippine government, di ba? Bawas na to sa poproblemahin ng Philippine government. Magpo-focus na lang ang Philippine government dun sa mga i-repatriate na walang ticket. Di ba po, ma'am? Opo. Ang hindi ko lang po alam, ang hindi ko pa lang po masasagot, Ma'am Jonalyn, kasi hindi ko alam kung may mga rules sa quarantine na certain countries, like in dito sa amin, hindi pa po pwede, may mga lugar na hindi pa pwedeng mag-travel. May travel ban pa kasi eh. So hindi ko alam, hindi ko po masasagot yan kung ano yung mga travel ban sa Pilipinas. Sa ngayon, katulad dito sa UK, mga ilang European countries pa lang po ang po pwedeng mag-travel. Baka from your country, hindi ko lang alam kung may travel ban hanggang Pilipinas. Yun ang hindi natin alam. Pero, merong mga special convoy, ang alam ko, yung gobyerno, na kung interesado po ang gobyerno, sila ang makikipag-usap sa gobyerno ng lugar kung saan gusto.
itong kunin yung mga i-repatriate na mga tao, pwede yon. Pwede yon yung meron silang government to government. Halimbawa, si Duterte, si Pangulo, kung may gusto siyang kunin dyan sa inyo, sa UAA, makikipag-usap sa diretso na may special flight, na flight mismo ng gobyerno, ang airlines ng gobyerno ang gagamitin. Yun po ang alam ko. Pero yung mga private companies, hindi ko po masasagot yun kung ano yung ruling sa quarantine. Ako, meron akong masagot dyan update. Dito sa UAE, start noong June 14, nag-open na po ang flight natin, yung Philippine Airlines. So, ang problema lang dito, hindi ko narinig kung nag-open na ang Cebu Pacific. Kaya ito si Sis Jonalyn, maraming makasama niya na ilang beses na rebook yung ticket or na reschedule yung flight nila, dahil ang alam ko hindi pa nagbukas ulit ang Cebu Pacific, kaya sila ang naantala. So, walang problema sa UAE, Sis Lynn. I don't know sa Saudi Arabia. Brother Melvin, tuloy-tuloy ba ang repatriation sa Saudi Arabia? Actually sa ngayon ang ginagawa naman ni ambassador, tuloy-tuloy naman yung kanilang proseso ng repatriation. Ang problema nga lang, pero parang nahihirapan nga kasi napakarami talaga. Alam niyo ba kung ano? Alam niyo ba kung kung ilang piraso yung kada flight na yon? Pinakamababa doon 300 yata. Kasi yung last 347. Yung last niya. Yung isa yung sa Jeddah. Sa Jeddah, 200 plus yata yun. So, marami pang kababayan natin na nangangailangan talaga ngayon ng tulong. As in, urgently tulong. Ang gustong-gusto nga natin masagip dito, yung mga kababayan natin na namatay kasi hinahanap nga sila ng kanilang pamilya. Isa na dito yung aking kabrad. Yung kasamahan ko sa CIS na matay sa sakit dahil inayawan dito sa hospital. Nakatatlong hospital, aktual siya, ay tinanggihan. Hanggang namatay na lang yung kapatid ko sa brad ko sa bahay na lang. So sad, pero talagang, actually nandito yung kanyang pakita ko sa inyo. Kasi masakit, ayaw kong nalalagas ng unti-unti yung OFW na tayo naman yung may pinakamalaking naiambag sa bansang Pilipinas. Bakit tayo nalalagas? Bakit hindi tayo pukusan ng gobyerno? Tayo yung may pinakamalaking na itutulong sa ekonomiya. Diba? Bakit tayo napapabaya? Bakit tayo napapabayaan? Dapat tayo yung prioritize. Ay, ito siya nung buhay pa. Nagsasalita pa siya nung buhay pa. Yan, humihingi pa siya dyan ng tulong. Nung kinaumagahan, ayan na siya. Kinaumagahan na yan. Namatay na talaga. Grabe. So, isipin natin to. Na, 24 hours lang or less than 24 hours, nagsasalita pa yung tao, nanghihingi ng tulong. Kinaumagahan, patay na. Kaibigan. Patay. Kaibigan yan mismo ni Melvin, kaya may karapatan siya na i-share yan. Hindi yan galing sa social media yung video na yon, dahil kaibigan niya mismo, personal friend niya na namatay, Atilin. Natulungan na yan namin sa organization namin. Nag-contribute kami. Tapos nakalikom kami, I think naka 50,000 yata kami, pinadala na namin sa pamilya kasi yung kanyang bangkay hindi maiuwi dahil positive siya sa COVID. So nangyari dito na yata inilibing after siguro mga 3 years or baka hukayin na iuwi doon. Parang ganun. Hindi ko alam. Wala akong idea. So, napakasakit para sa akin yun. Kasi, kasama ko na yan. Kapatid ko nang tinuturing yan. Kasama mo maglaro ng basketball yan. Humihingi na ng tulong. Sabi ko nga, bakit? Nasaan bang? Bakit hindi tinawagan ng embahada natin at nagpa-assist sila ng medical assistant. Through consulate. Para ibigay sa hospital, para mabigyan ng aksyon, masagip natin yung buhay ng kababayan natin.
ay hindi na lang ako nag-ingay kasi wala na eh. Ano pa namang iingayin ko? Ay patay na yung kaibigan ko. So ayaw ko nang maulit pa. Hanggang sa nabalitaan ko the few days, mayroon naman tayong kababayan na inatake ng heat stroke sa bata. Namatay din. Bakit naman ganun? Dahil sinabi ko nga si Slin, sobrang init ngayon dito si Slin sa Middle East. I don't know kung gaano kainit dyan sa Saudi Arabia. Basta dito sa UAE, alam, I think 54. 54 yata ngayon. 54. Oh, lalabas lang kami dito sa bahay kahit mga 3 minutes sa Sislin. Parang hindi ka makahinga sa sobrang init, Sislin. Kuya Glenn. Oh, grabe. Yun nga. Yun yung ano, hello. Contributory factor. Contributory factor yun. Yung ano nyo, yung init nyo, yung... Kasi yung mga tao ngayon, dahil depressed, yung anxiety, walang proper food, wala silang, yung depression, mga contributory factor po yun para humina yung immune system, yung hindi paglalabas ng tao, yung hindi ka-expose sa bacteria, sa viruses, nagpapahina po lahat yun. Kaya pagdating ng katulad na yung mainit na yan, kahit ano na lang yung may kaunting karamdaman ka, nagtitrigger na yun. Kahit anong sakit ka pa meron, dapuan ka ng iba-ibang kahit fungus na nga lang eh, pag mahina na yung immune system mo, pwede mag-trigger na magkasakit ang tao. So kailangan talaga, alam nyo, in this case, hindi lang talaga yung ano, yung labor ang dapat ano, dapat yung, kaya lang wala tayo maano sa Department of Health. Problema to eh, ano to eh, problema to sa health. Kasi pag dumating na yung tao na may mga anxiety na, dapat Department of Health will set in. At lalo na ngayon sa panahon, yung Department of Health ang in control sa pandemic. Kaya dapat po talaga makialam dito ang Department of Health din. So, Attorney Glenn, may andyan ka pa ba? Okay, nahihirap si Attorney Glenn sa signal. Wala ata siyang ano eh, walang linya. O, yan ang problema niya sa signal. Pero... Masasabi ko lang dahil marami namang naka-live ngayon, umabot tayo ng 200 plus ngayon. So sabihin ko lang na alam ko may mga masana, may mga politician na naririnig ngayon, si Slin. Masama yung loob ko, si Slin, sa totoo lang. Ang dami kong kakilalang gobernur, ang dami kong kilalang mga mayor, congressman, senator, pero saan kayo ngayon? Yan lang yung tanong ko sa inyo. Saan kayo? Pero kung during election, halos araw-araw kayong nagme-message sa akin. Isang message ko lang sa inyo, 10 ang reply nyo. Pero, saan kayo ngayon sa panahon ng pandemya? Nahirapan kong intindihin si Slin dahil sila kasi ang andyan ngayon nakaupo sa gobyerno. Sabi nga ni Attorney Glenn, hindi tayo mga superman or superwoman na mabigyan natin lahat ng relief assistance itong mga OFW na to. So, ano ang gagawin ngayon? Diba? Will you agree with me? Tama. Tama po. Tama. Tama. Kailangan... Ay, nako. Ang hirap nitong sitwasyon eh. Tayong namumroblema ay tayo naman itong walang ginagawa, wala naman tayong kapasidad dito, tayo yung... Aywan ko lang kung alam ni Presidente ang mga nangyayari sa OFWs ngayon. Hindi ko alam kung aware siya, kung informed siya sa mga nangyayari sa atin ngayon. Hey, sister, yung kasi ang mahirap dyan, kasi pinagtatakpan nila yung katotohanan. Yeah. Dapat hindi pagtakpan ang katotohanan. Kung ano yung nangyayari, voice out natin. Kaya nga yung aking Facebook nagkalitsi-litsi na eh, nagkabablak-blak eh. Nang dahil siguro nagagalit sa akin dahil ako yung nagsasalita, diretso naman talagang mga katotohanan, di ako nagbibiro. Kaya yung aking cellphone eh, na humahantong sa mahat. Sir Melvin, base sa nakikita ko, lahat ng mga government ngayon, mga officials, lahat po sila denial.
Kasi they have to follow one rule. Ang nagdi-deny po sila lahat kasi ang feelings ko, gusto nila na itong sitwasyon natin lumala. Yun ang gusto nila eh, para matakot tayo. They have to show it to people na matakot tayo para yung mga plano nila sa pandemic maano. Yun ang nakikita ko sa ngayon eh. Tinatakpan nila talaga yung totoo. Kahit nga yung, bakit hindi binabalita sa TV na yung nagkakamatayan na kahit hindi coronavirus ang cause ng death, inilalagay nila, dinodoktor yung mga certificate, death certificate. Kasi yun ang utos ng CDC na kahit suspicion lang ng coronavirus, i-report na pag namatay. Kahit may respiratory symptoms lang pag namatay, yan. Official ano yan ng CDC ha, sa mga doktor sa buong mundo. So ngayon, denial po ang sila. Kasi they have to ipapakita nila na itong coronavirus is lumala. Kasi pag lumala, madali tayo makokontrol. Yun ang rason na nakikita ko ngayon kung bakit lahat sila, yung mga politiko natin, didma sa mga nangyayari ngayon sa mga sa buong mundo. Yun po yung nakikita kong ano. Yes, I agree with you, Sis Lynn. Kaya desperate ako, masama ang loob ko na actually kanina hindi ko kayo i-mention lang kung sino yung mga ni-message ko. Ito, Sis Lynn, wala ka man kanina, buhay ng bata na to eh. Buhay ng bata na to na iniwan ng parents dito, ng mama at saka papa niya. Stateless siya. Hindi siya Pilipino, hindi siya Emirat, hindi siya o anong klaseng tao siya dahil wala siyang papel eh. So, ngayon, ang dami kong mga tao na kinausap ng mga malalaking mga opisyal, puro busy, puro ganito, masakit siyang ano eh, na ano ang purpose mo na naging senator ka, naging congressman ka, naging mayor ka, naging governor ka, kung sa simpleng ganitong bagay lang, hindi mo mapagbigyan, hindi ka makatulong. So, masakit siya. And hindi ko maintindihan, kahit ngayon, hindi ko maintindihan kung anong nasa puso nila. Sana, huwag na kayong tumakbo sa susunod dahil baka lalapit kayo sa akin, duraan ko kayo. Ako, Kuya King, baka mamura ko lang talaga yan. Oo. Tayo nagpapakahirap dito. Tayo yung ordinaryong tao dito. Tayo nagpapakahirap sa sitwasyon na to. Dahil diba? Naman eh, hindi naman ako party list sa congressman ng ano ng mga OFW. Anong ginagawa mo ngayon? Andyan na marami namang mga party list daw ng mga OFW. Ewan ko. Saan ka? Hindi ka nga makikita sa Facebook eh. Ilang beses ka na iningian ng tulong. Hindi ka naman makontak. Anong ginagawa mo? Tanggap-tanggap ka lang ng milyon-milyon na budget dyan every month. Na ang mga tao kami, for example, sa buhay ko, kailangan ko bang ibenta lahat ang mga gamit ko dito na scooter bike ko, na negosyo ko yan para ibili lang ng pagkain ng, para may gatas ng mga bata? Yes! Hindi ko responsibility yan. At hindi ako nagmamagaling dito. Pero ang sa akin lang, trabaho nyo yan. Hindi ko yan trabaho, pero kung makikita ko na ako may kinakain ako, mga bata walang makakain, walang gatas, hindi ko siguro kayang ipikit ang mata ko. Hindi ako makatulog talaga, Miss Lynn. Kung ganun ang nangyayari, maraming nagme-message sa akin. Masakit sa ulo talaga, I tell you, itong nangyayari na to. Pero sabi ko nga, ang sarap na kalimutan ko ang lahat na hindi ako OFW leader, or sabi natin hindi ako leader. Hindi ako OFW, na sana wala na lang akong puso na ganitong pagmamahal sa tao. Dahil siguro, mas masarap pa siguro ang buhay ko. Na wala. Na dapat, may mga tao, mga politician andyan na nagre-represent sa mga OFW daw. Sa party list. Pro-OFW daw siya na congressman. Pro-OFW daw siya na senator. Saan ka ngayon? Tama, Kuya King. Kahit ako,
akong meron akong isang senator nung nangangampanya kahit sa ang sulok ka ng bansa pupuntahan ka, pero nung nanalo siya, ha, nasaan siya? Nagka-amnesia. 'Di ba? Matutukan mo nga ang totoong makatao na nanalo na politiko, na politiko kung sa oras ng pangangailangan willing talagang tumulong. Pero pag yung politikong yan, sa oras ng kagipitan, hindi mo malapitan, alam na ng tao, huwag nyo nang iboto sa susunod na halalan. Dahil sa totoo kasi, nga, di ba? Sa totoo nga, sabihin ko sa inyo, ang tao talaga, hindi ko sinabi dahil very close ako kay Senator Bongo, sabihin ko sa inyo, siya lang talaga ang laging sumasagot sa message ko. Ako na lang din ang tawa. Ako na lang din ang mahihiya dahil siya nga ang right hand ng presidente. Ayaw kong bigyan siya ng pressure. Pero, exactly. 24 kayo dyan. 300 plus kayo na congressman. Yes, naka-resist kayo ngayon. Hindi man lang kayo kayang magsumagot sa Facebook nyo, sa messenger nyo. Hindi kayo nahiya. Hmm. Tama. Si Senator Bongbong, never na nag-decline ng ano, once na lumapit ka, never yan na hindi sumagot sa ano mo. Kahit sa email, nagre-reply talaga yan. Never na nagbago yan. King, sino ba yung representative? Sino ba ang ating ano sa OFW dyan sa camera? Okay, nagtanong ka na. Sabihin ko na sa inyo. Ang OFW, itawag doon siyang OFW Family Party List. Si Bobby Pacquiao. Nag-aamin din yan sa Sarangani Province. Bobby Pacquiao? Sino yan? Kapatid ni Manny Pacquiao. Oh, anong ginagawa niya? Oh, wala pong... I'm very sorry, ha. Tinanong ako ng taga-Europe. And sinungaling naman ako na hindi ko sasabihin sa kanila dahil hindi nga nila alam ang mga party list. Pero, sinagot ko ito ngayon. Responsibilidad mo, Congressman Bobby Pacquiao. Hindi ka nga OFW eh, kung isipin eh. Pero nanalo ka dahil OFW Family Party List ka. Normal, qualified ka dahil meron ka namang mga pinsan, kabag-anak na OFW, so you can represent them as a community, as a group of society. Dahil ang party list kasi kailangan may grupo ka ng susudan. So, ngayon, nagamit mo na ang OFW, na family ka man kuno, anong ginawa mo? Na-message mo ba siya, King? Na-message mo, at least makarating sa kanya? Message ko siya. Actually, nag-uusap kaming dalawa. At least, natanong mo na yan. Pero, ngayong pandemic, hanggang read na lang siya. Wala akong magawa. Balandra talaga kita ngayon, Kuya Bobby. Sandali, baka naman yung Bobby na yan na ibinoto. Hindi nga, baka naman hindi ibinoto yan ng OFW. Kasi kung ibinoto yan ng mga OFW, may pulso yan ng OFW na pinili siya. Baka nanalo rin. Sis Lynn, ako nga ang campaign manager dito nga eh. Kung sila... Oh, really? Sila Jonalyn, nasa ano sila, kay Mocha Uson, hinati-hati ko rin. Meron din tayong sumuporta sa OFW family. Actually, nasa number 4 siya, number 5 dito. Mas marami pa ang boto ng OFW family party list kaysa nga kay I believe kaysa sa ibang mga party list na kilala. Mas marami siya nakuha dito sa UAE. Nasa top 10 sabihin ko sa iyo, Sis Lynn. Wow. Ako nga nangangampanya eh. Pero after gali, nagtanong na kayo, ako nangangampanya, hindi ako nakatanggap sa kanya kahit 20 RAM. Ipahiya niya ako pag-uwi sa Sarangani. Kung nanghingi ako ng piso sa'yo. So, ibig sabihin, hindi siya nakaranas ng buhay ng OFW. Ang dapat na ipwisto natin sa mga ganyang lugar ay yung nakaranas na maging OFW at may pusong OFW. Tama. Diba? Tama. Yun ang dapat nating i-force dyan. Kaya nga, Sir Melvin, kaya ako nga nasabi na ano ba yan? Baka naman nanalo yan ng hindi binoto talaga. Kasi
ng mga OFW kasi baka wala anong alam niya sa mga problema ng OFW yeah. Kung ngayon nangangailangan ng tulong, wala siya. Kaya yan yung sayang lang. Yan yung sinasabi ko. For example, hindi naman natin pinoko sa OFW Family Party List. Ito ding act OFW Party List. Ginamit mo rin ang pangalan na OFW. Saan ka na act? Ibig sabihin, action. Saan ka na ngayon? Andito kami ngayon, libo-libo ang tao na distress sa akin. Meron ka bang action? Masakit isipin. Masakit almost, isipin, Kuya Ken. Almost dalawa kasi to, Brother Melvin, Atilin, Jonalyn. Dalawa itong party list dito na pumasok dito na ginamit yung OFW. Or sabihin natin, ginamit, normal, ginamit. Mm. So, nangyari naman, itong mga OFW din, dahil OFW, nakita nila na OFW, binoto rin nila, or ang pamilya ng OFW, binoto rin dahil alam nila na darating ang panahon, makatulong, ngayon, andito na ang pandemya. Saan kayo? Nga. Kaya ako, mas mabuti ang loob ko sa kongreso, mas meron pa silang time sa ABS-CBN. Tama! Dahil lang sa 11,000 na yan, ako hindi ako against sa ABS-CBN. 11,000 na tao lang ang walang trabaho compared tayo dito, we are more than 10 million OFW. Palagay lang natin, ang nawala ng trabaho ngayon, 2 million. Saan ang urgency? Ang million o ang 11,000? Kung sabihin mo, ang ABS-CBN, nagbigay siya ng billion-billion na taxes, kaming OFW, billion-billion. Sa GP sa gross development gross product natin halos 10% 7-10% ang ambag natin sa ekonomiya natin. Kasama ba ang ABS-CBN sa ambag na malaki? Problema nga ang dinulot, problema nga ang dulot nila. Sabihin ko, hindi ako nag-high blood ha, masakit na yung ulo ko nga sa pag-iisip dito, sa totoo lang eh. Pero, parehas tayo. Pero isipin natin, ilang milyon ang ginastos ngayon ng Kamara de Representante dyan sa Congress na umabot na sila ng 7 hearing. Million-million actually, Sislin, ang ginagastos mo. Nagla-live ka sa streaming. Dapat sana, bigyan nyo ngayon ng ang OFW, kahit tinawag na hearing eh, pakinggan nyo kami. Hindi na, mayroong naman mga OFW na nagso-zoom-zoom meeting na paepa lang, paporma lang dahil gusto nilang pumorma sa Department of OFW. Naku! Mamaya na yung personal interest natin. Unahin muna natin itong mga taong nagugutom. Especially itong ni-raise ko, bata ha? Bata na walang mama, walang papa. Buti na lang, meron na magandang loob. Ito yung action na natin. Ito yung natatawag natin life and death. Bakit? Mamamatay ba ang Pilipinas kung hindi magbukas ang ABS-CBN? Tama. At saka, tama ka dyan. Alam mo, King, lahat na lang laman ng news, eh, pag pumunta ka sa YouTube, lahat na makikita mo yung mga ng hearing ng ABS-CBN. Parang sabi ko sa loob ko pag hindi na ako nanonood kasi sabi ko, bakit the energy ng gobyerno nakafocus sa mga bagay na, Diyos ko, sabi nyo nga, 11,000, baka nga mas kukunti pa doon sa 11,000 yung ng ABS-CBN. 4,000. Pero ang sinasabi nila, 11,000. Pagbigyan natin, 11,000. Ano ang 11,000? Sa milyon na OFW na gutom ngayon? Ano? Kahit pasabihin natin, Kuya, kung 1 million, sabi nga ni Maria Oresa, 1 million daw eh. Sir King, ano ko lang to, may nag-comment sa natin sa live. Mula kay Peter George Payet de Vera, yung mga flight namin, sir, na lagi cancel, hirap na po pagkain at renta ng bayad. Tinan mo to? Di ba kawawa? Kawawa. So, ano gagawin natin? Ganito, King. Pag-usapan natin sa isang araw, mag-usap po tayo tapos natin doon sa aking sa
sa aking Lin channel, hindi ko lang siya maiano eh, hindi ko ma-share doon sa isang ano. Pag-usapan na lang natin separately, pagbutihin natin yung ano para pero, mabigyan pansin. Mag-ingay po tayo. Ang request ko, Sis Lin, walang problema mag-ingay tayo. Pero tayo, alam natin kung saan ang level natin sa social media. Kaya lagi nga, ang ginagawa ko kasi is, pag merong chance, available si Attorney Glenn, nire-request ko talaga siya rin. Mas marami siyang follower. Ano lang man ang follower ko? 200 na tao lang naman ang follower ko. Pero maraming tao na naniniwala sa atin, libo-libo. Pero kung social media, sabihan, kung YouTube, 200 lang naman ang tao ang power ko. Pero, lagi kong sinasabi, gagawin natin ang lahat kung anong maitulong natin. Tulad niyan mga OFW, may ticket na nga ha. Hirapan nang umuwi. Oh, masumuri itong mga OFW na laging nagbimesis sa akin. Sir King, ano ang update ng repatriation? Sir King, kumusta na yung request natin sa repatriation? Ano may sagot ko? Ang tao nga na may ticket, nahirapan nga umuwi sa Pilipinas? Oh, masumuri itong tao na to na walang pirang binigay ng gobyerno ng Pilipinas para mapili na ticket? Correct. Diba, nakaka-stress sa ating namumroblema tayo? Nakaka-stress. Pero, sabihin ko sa inyo, very stressful ang araw ko everyday. Sabihin ko sa inyo, I don't know if mamatay ako bukas or the next day dahil sa stress na to. Pero at least, I am giving my best to the people of the Philippines. Hindi na kayo, sabi ko tayo, hindi ko na kailangan, Sislin, bumalik sa politika. Tapos na ako dyan. Ito, grabe na politika sa abroad. Dahil kung gusto mo talagang magservisyo, ito ang challenge. Dahil wala kang malapitan itong barangay. Wala kang malapitan itong barangay kagawad. Wala kang malapitan itong mayor. Ikaw mismo ang mayor. Ikaw ang barangay kagawad. Ikaw lahat-lahat. Pildo mo na. Pagkain mo na. Ilamon mo na sana. Ibigay mo pa sa ibang tao. Ganun ang nangyayari dito sa abroad. Ganun kasaklap na hindi naman tayo mga politician. Sabihin natin, sabihin ng ibang tao, hindi naman kami nag-request sa'yo, King, na tutulong ka sa amin. Hindi naman kailangan namin na ikaw sasali ka dyan. Ikaw lang naman ang gustong tumulong. Yes, ginusto kong tumulong dahil hindi ko kayang ipikit kahit kalahating mata ko, ipikit ko sa mga taong OFW na nagugutom. Yan ang totoong kwento dyan. So, very, very stressful ang araw. Pero, at the end of the day, Sis Lin, I always look into a brighter side. Na, hindi ako pwedeng nakapokus na lang ako sa negative things dahil mamamatay ako sa problema na to, na hindi ko naman problema. Pero lagi ko na lang sinasaya yung sarili ko na may bata na nagsasabi, yung batang si Mutya, na, Sir King, very sweet siya. Sir King, salamat po. Pinaglalaban mo ako. Nagpapadala ng voicemail sa akin. Lagi po akong nag-pray sa'yo. Ipin mo, may nagsasabing ganyan sa'yo. Sana po, marinig ang panawagan ko. Pauwiin mo na po ako sa Pilipinas. Ito yung mga mensahe na parating sa akin na gusto ko bang mabuhay everyday, Sis Lin? Kung pwede, gusto kong mabuhay until 100 years old. Kahit kung good na ako, gusto ko mabuhay. Kung kaya pa ng Diyos na buhayin ako, bigyan ako ng mahabang buhay, then hindi pa ako tapos sa aking mission. Pero kung sabihin ng Diyos, King, tapos ka na, King, ikaw na naman, Melvin. Then, wala akong magagawa. Pero, yun nga, talagang ganun. Parang na dito para tayong kandila na naupos tayo. Dahil gusto natin tumulong, pero hindi nga natin kaya. Dahil hindi nga natin hawak lahat. Tulad nga na sabi ni Attorney Glenn, hindi naman kasi tayo yung naandyan sa posisyon na yan. So magagawa lang natin talaga, mag-voice out na mag-voice out, kalimbangin ang kalimbangin hanggang sa marinig ng kalahatan. Yun lang yung ating magagawa dito sa sitwasyon na to. Pero sana naman, eh kung sino yung itinalaga dyan ng mga ahensya ng gobyerno, eh kumilos naman sila. Nakakapag-rebuild eh. Oo. Nakakapag-rebuild eh.
Naturingan tayong bayani, ganito ang sitwasyon natin. Katulad niyan kay Jonaline yan, may plane ticket na, hindi pa makauwi-uwi. Katulad nung sabi mo, ano pa kaya yung mga repatriation natin? Di ba? Hirap, mahirap, masakit isipin. Kaya sabihin ko sa kanila, sabihin ko Miss Lynn, hindi ako maniwala yung tinatawag nilang makabagong bayani. Ano yan? Sabihin ko sa inyo, it's a lie. It's a lie. Pero masasabi ko, kaming OFW, hero kami sa sarili namin. Pero kung ang magsabi, gobyerno, magsasabi na makabagong bayani, hindi ko matatanggap. Sir, Sir King, totoo ba na ano, kaya sila nagka-canceled ng flight ay dahil daw di umano problema daw ang quarantine facility sa Pilipinas? With regards dyan, okay na ang quarantine facility. Noong nakaraang buwan nagpo-problema dahil nga maraming mga seafarer na natanggong or na naantala yung biyahe nila. Pero ngayon okay na dahil may rules na ngayon na after mo pagdating sa Pilipinas, maswab ka in 5 days, uwi ka na doon sa probinsya mo o sa bahay mo. So, hindi na masyadong complicated. Dahil ang nangyari, hihintayin pa ng gobyerno natin na mayroong mamatay o magkagulo ng ganun, umabot ng 20 mil, 40 mil na ma-stranded before maganda ang proseso. Hindi naman natin masasabi ang government natin perfect. Dahil first time nangyari na may pandemic tayo eh. Na malas lang tayo sa henerasyon natin, natikman natin to. But the good thing here, let's look at on the brighter side. Yan yung lagi kong sinasabi. Dahil sa pandemic na to, may maraming opportunity din na lalabas nito out of this pandemic. Yun yung pinakamaganda at excited ako na haharapin yung challenge na yun, yung opportunity naman. Pero masasabi natin, hanapin muna natin yung problema at solusyon yung pang-araw-araw, Miss Lynn. Ano ang gagawin natin? Huwag kang magmalungkot-malungkot dyan, Miss Lynn. Dahil sa hindi ako galit, hindi ako na high blood, nalungkot yung mukha mo. Cheer up. Smile pa rin. Siguro, yung sama ng loob ko sa gobyerno, na-feel mo kung ano ang responsibilidad dito sa Emirates. Nako, kung alam tayo ang ordinaryong Pilipino eh, nagkakaproblema. Alam mo kasi doon sa vlog ko, ang daming sumusulat sa akin, siguro mga 10 araw-araw na nagsasabi ng mga problema nila. At kaya nga, itong sinasabi nyo na nadagdagan yung bigat ng nararamdaman ko, yun lang. So, yeah. And, I thank you. Andyan ka, Miss Lynn. At least tayo mga OFW, kahit sabihin natin, apat lang tayo nag-uusap dito, I don't need 100 na tao na nasa Zoom conference na hindi naman nagkasalita. They don't represent in an organization. Pero, kung apat lang tayo, masasabi natin yung sama ng loob ng ibang kababayan ating OFW, apat lang tayo dito sa ating usapan ngayon, pero nasishare natin yung saloobin, yung concern ng ibang tao, yun yung importante. Dahil useless lang naman eh, kung magpapaepa lang tayo, magpapaporma, magpapapapogi tayo, magpapapaganda lang tayo para ang Facebook natin mag-trend, para ang YouTube natin maraming subscriber. Sabi ko nga eh, hindi ko kailangan ng subscriber sa Facebook ko. 300 pa lang siguro ang subscriber ko ngayon sa for the last 2 months na nag-ingay ako. Hindi ko kailangan ng monetary na Facebook na pabayaran ako. Eh, hindi ko kailangan ang pera na yan. Dahil ang pera, pag mamatay ka, hindi mo yan madala. Hindi ko kailangan ang bayaran ako ng Facebook. Pasalamat lang ako ng Facebook at saka sa YouTube dahil binigyan ako ng chance na mapalabas ko ang macha-challenge ko ang mga tao na tumulong kayo sa iyong kapwa. Tumulong kayo sa inyong mga neighbor na nagtututom ngayon. At pasalamat ako sa Zoom. Nagpasalamat ako sa StreamYard na ito yung chance namin dito sa UAE na makita kami live dahil wala nga kami ditong
video call na sa WhatsApp. Mahirap sa Messenger. Wala rin ditong FaceTime. At yung pandemic na to, nabigyan kami ng tsansa na magkakaya naming mag-type face-to-face. So, Miss Lynn, sabihin ko sa'yo, problema talaga dito sa amin, Miss Lynn. May nag-send sa akin, Kuya Ken, ng news. Kung mababasa mo, oh. Okay. Binigyan o ano daw yun? Basahin. Basa mo? Basahin ko, hindi. Ha? Basahin mo ang headline. Binigyan umano ng Saudi Arabia ang Pilipinas ng 72 hours o 3 araw para maiuwi sa bansa ang mga labi ng nasa 282 Pinoy kung saan ang 50 rito ay nasawi dahil sa COVID-19. Wow! 50 ang namatay na sa coronavirus? Dininig agad tayo. Wow! Maganda talaga. Salita lang tayo na magsalita. Pagpapalain tayo ng alas, upahan at ala. Huwag tayo mawala ng boses. Wow! Nakakaano na, kakilabot po. 52 minutes before, Kuya King. 52 minutes before. CBN News yan siya. So at least dyan natin. Oo, ngayon lang. Hindi nga nasasayang ang ating pag-ngangaw-ngaw dito dahil nagngangaw-ngaw tayo para sa ibang tao. Hindi tayo nagngangaw-ngaw dito para sa sarili natin, Miss Lynn. So, yan, makikita natin sa Saudi Arabia, binigyan na 72 hours, pero ibig sabihin, marami nang namatay sa Saudi Arabia. Dito, 282 ah. 282, ang dami. Pakiulit nga uli ilan? 200 plus? 282 yung namatay, tapos yung Pinoy na, ulitin ko ha. Binigyan umano ng Saudi Arabia ang Pilipinas ng 72 hours o 3 araw para maiuwi sa bansa ang mga labi ng nasa 282 Pinoy kung saan 50 rito ay nasawi sa COVID-19. So isipin natin. Pala. Pero let us see ha sa news na to, binigyan ng Saudi Arabia government ng 3 araw na pauwiin. Ibig sabihin posibleng ang gobyerno ng Pilipinas walang ginawa yung hindi nasa lang, kanila nasa kanila yung pagkakamali, pero maraming mga I will correct, may ginawa ang gobyerno ng Pilipinas pero marami pang patay na hindi pa napauwi. I will correct my statement. Marami pang patay na hindi napauwi. Ngayon ang gobyerno ng Saudi Arabia binigyan tayo ng 72 hours ay pauwi ng patay. Yan yung balita na yan. Ipauwi na yung mga patay kasi oo nga naman, correct naman talaga. Ano yun, ba't i-stack mo ba naman yung dito? Diba? Kaya nga katulad ng sinasabi ko kanina na yung isang nilalapit ko nga, si Carlos, gumarang ba yun? Ay hinahanap na talaga ng kanilang pamilya. Hinahanap na ng pamilya. Alam mo ba yung tatawag yung pamilya sa iyo tapos umiiyak? Ay hindi ako makatulog, na i-stress talaga ako. Oo, sa totoo na. Makikita mo yung tao na kakausapin ka, sir, ay, hindi naman ako powerful, hindi naman ako government employee. Ordinaryong tao lang ako na nandito sa hospital. Frontliner. Ano bang lakas ko? Ayun na, ginamitan ko na nga talaga ng, kumunik-unik na ako. Hanggang nakakunik na nga ako ay Mamoka. Ayun, nagdirekta na ako sa opisina ni Mamoka na, ma'am, ilalapit ko sa inyo tong bangkay na to kasi talagang hinahanap na nung kanilang family. Ay, ayun, may pinapilapan sa aking form. At napakadali, isinend ko na. Napakadali naman itong problema eh. Sila na mismo ang mag-coordinate doon sa ating mga embassy. Diyos ko, ito yung mga main nila, role. Sa panahon ngayon, bakit? Ang bilis nitong makipag-communicate doon sa mga embahada, alam nila kaagad doon yung bakit talaga hindi nila to pansinin, nakakainis. Pero ito yung request ko sa iyo, Brother Melvin. Ikaw, meron ka mang contact kay Mocha, pwede, ganito kasi, kaya yun yung i-emphasize ko, at least na-mention mo. Ang ginagawa ko kasi, ayaw ko talagang magngangaw-ngaw na walang taong, walang
wala agad na action. Yung tinatawag nating action agad. So, useless kasi na magngangaw-ngaw tayo na ako lang mag-isa. Kaya ngayon, apat tayo maganda. So, kung andyan ka, usod na deputy administrator, mas maganda kung mag-live tayo andyan siya para makasagot agad siya sa problema. At least, on that moment, yan yung gusto ko eh. On that moment, yung anong problema na ni-raise natin, ma-action na agad. Tama, Ms. Lynn? So, pwede natin i-live siya kay Ms. Ano? So, tama po. Mr. Melvin, Kuya Melvin, na kung available, so why not live? Dahil ngayon, ngayon na ang panahon ngayon, hindi na pagandahan, hindi na papormahan, kundi papormahan ng serbisyo ngayon. Ayan mo po, pagka hindi po busy si Mamoka, imbitahin natin para makapag-zoom tayo. Kasama natin siya para yung lahat ng katanungan nyo ay masagot niya. At mahirap naman sumagot diyan. Di ko yan jurisdiction para sagutin. Siya lang makakasagot diyan. Tama. So, at least, sabi ko nga, ang umabot na tayo, halos apat na oras, isipin nyo, apat na oras ta akong nakaupo dito, nakaupo kayo dyan. Wala naman tayong perang makukuha dito pero kailangan nating ipaabot nga ang problema ng lahat ng mga OFW. So, Ms. Lynn, sabi nga ni Mr. Melvin, at least meron namang magagandang mga balita, at least maaksyonan na nga gobyerno natin na binigyan nga na tayo ng tatlong araw ng government ng Kingdom of Saudi Arabia na mapauwi na ang mga labi. Isipin mo yun. Paano pauwiin yung 282. Ibig sabihin, isang karguhan ng eroplano? Isang eroplano yun, kuya. Hindi naman pwedeng i-barko yun. Isi-ship nila kasi. Sabihin ko sa inyo, mas mahal magpadala ng patay kaysa sa buhay. Tandaan nyo yan. Ay, magpadala na sila ng C-930 dito. So, magpadala C-130. C-930 pala. So, yun yung mga mahirap ngayon intindihin si Slyn. So, at least, medyo maganda siguro ang buhay nyo dyan sa Europe, sa UK, or anong masasabi mo, Miss Slyn, para makasmile naman tayo dahil medyo stressed ako dito, nag-isip sa problema. Can you give us good vibes galing sa United Kingdom? Yun nga, nalulungkot po ako kasi dito sa UK, mas wala pa kaming kasiguraduhan sa ngayon. Yung mga schools, yung anak ko babalik pa sa September. Pagdating nila sa September, they are required to wear mask. Tapos, yung mga yung mga negosyo, sarado pa ang karamihan. Mga ilan pa lang yung mga restaurants, mga pag mag-order ka lang, pero sa loob, may nag-o-observe pa rin ng mga ilang tao lang ang pupwede, pero limited lang, kukunti lang. Wala pa kaming kaklaruhan yung gobyerno na sinasabing okay, katulad sa Amerika na halos normal na yung buhay. Maano pa kami dito eh, hindi pa maganda yung balita sa amin hangin, ngayon. Hangin kami. Tapos, katulad yan, may mga kaibigan ako na nagsasara sila ng trabaho. Meron akong best friend na yung insurance company niya, magsasara sila. Maganda na yung trabaho na yan, ha? Imagine nyo yan. Kaya nga nag-worry ako, itong concern talaga ako kasi hindi lang alam ng tao kung gaano itong aftermath nga ng pandemic. Kasi yung kaibigan ko, maganda yun na yung insurance company nila, magsasara sila eh. Kasi hindi na nila kayang, tapos sabi nila, yung mga tao ngayon walang trabaho, sino ang magbabayad ng insurance? Ngayon, ang dami nang mawawala ng trabaho. So, hindi nila kayang bayaran yung mga sweldo ng ano. May binibigay yung gobyerno na aid, pero hindi naman sapat yon. Okay, no, so, at least, na narinig natin yung side dyan sa United Kingdom. And Ms. Lynn, I am looking forward na meron naman akong number na sa'yo sa talk about these things na paano natin
mapaabot pa natin itong balita na to. For example, yung sabi natin, kailangan makausap natin si Mocha. Dahil alam ko si Mocha, may puso pa yan sa OFW. I believe on that. Kaya sabi ko nga eh, nung sinabi ni Brother Melvin, maniwala ako dyan. Sina Maharlika, yan yung gusto kong makausap sana kung meron tayong mga contact sa kanila para magkaisa tayo na mapanawagan natin tong mga leader natin sa gobyerno. Dahil ang mga nakaupo sa gobyerno, sabihin ko sa useless. So, let's wrap up before tayo matapos. So, una siguro na magsalita si Brother Melvin of Saudi Arabia. Mag-wrap up tayo, Brother Melvin, sa panawagan natin para pangkalakan before tayo matapos. Ito nga po ulit, nananawagan po tayo sa ngayon ng gobyerno na aksyonan itong epekto ng pandemic na to dito sa gitnang silangan, especially po dito sa bansang Saudi Arabia, sapagkat kung saan nga po yung mga kababayan nga po natin dito ay gusto na pong umuwi, ay hindi po sila makauwi. May repatriation po dito, kaya lang, ewan ko po, ay marami pa po, marami pang nag-PPM sa akin at napakarami pa talaga. Mahalos nga po eh, namayat na nga ako gawa ng pandemya na to, met-men ang tumawag, hindi na ako makatulog. Kasasagot sa mga taong ito. Ay, wala ko naman po eh, ordinaryong tao lamang. Ako po eh, OFW, hindi po ako nasa gobyerno. Kaya lang po eh, ang akin ditong hangarin, saka talagang ang aking advocacy po eh, isa po akong advocate ng distress OFW dito sa bansang Saudi Arabia. Kung saan nga po nung ako nga po ay nasobrahan ng stress dahil may nakakalaban akong kakaiba na kung saan nga inedit-edit na ako sa Ataol, ay gusto ko na sanang i-tick down yung aking Facebook pero hindi ko po kayang talikuran yung mga OFW natin. Masakit po sa akin kung tatalikuran ko yung mga OFW natin na humihingi ng tulong. Iwan ko, kung na-addict man ako sa pagtulong, hindi ko kasalanan to. Kaya humihingi tayo sa mga ahensya ng gobyerno na mas mabilis na aksyon. Mabilis na aksyon. Hindi salita. Kailangan gawa. Gawin po natin yung best para sa posisyon kung saan tayo itinalaga ng gobyerno natin. Huwag po tayong umupo lang. Huwag po tayong mag-antay lang kung ano dapat anantayin natin. Kumilos po tayo. Unang-una na yung mga tao natin dyan sa polo. Kailangan yung mga WhatsApp ninyo, everyday i-check ninyo dahil many times ako nagpapadala sa inyo ng mga message dyan. Many times. Napakaraming opisyalis akong pinadalhan ng message na humihingi ng tulong pero hanggang sa ngayon ay tinitingnan ko hindi pa rin po ninyo binubuksan. At sana naman yung mga telepono ninyo huwag nyo nang idaan sa operator pa. Na idadaan pa sa operator, marami pang pipindot-pindot eh na kung ano-anong follow operator para lang makausap kayo. Dapat directly na yan. Dahil kayo iniupo dyan sa ahensya na yan, ay kampanan nyo yan. Ngayon, hindi nyo naman kaya kampanan, ay you go out. Para yung mga deserving na tao ang maupo dyan. Hindi yung nandiyan kayo, hindi kayo tumutulong. Hindi ko naman nila lahat ha. Tabi-tabi lang doon sa mga tao na nasasagasaan ko. Kaya, yan lang, Kuya King. At sana makarating sa ating mahal na Pangulo. Kay Kuya Bunglo. So, salamat no. At least, andyan pa rin si Kuya Melvin, tumatayo. Sabi ko nga eh, we have to smile. Kahit sobrang bigat na nang nasa balikat natin ng mga masabi natin. Sabihin natin, wag na yung tawagin natin mga leader na OFW. Sabihin natin, mga advocate na lang. O itong tumutulong na OFW dahil sabihin nga natin, useless tawagin tayo na leader na wala naman tayong ginagawa. Useless na tawagin natin yung congressman, governor, or senator ka kung wala kang ginagawa. So, Jonalyn Segon, sa last message mo, kapatid, before mag-apat na oras tayo ngayong nakaupo at napag-usapan ito, at the end of the day, we will still smile dahil alam natin naman tayo pinabayaan ng Diyos kahit minsan napapayaan tayo ng ating gobyerno. Compare naman po sa Saudi Arabia, Kuya King, lucky pa rin tayo dito sa UAE, no? Kasi ang Philippine Embassy at saka Philippine Consulate by the headed of
con dyan sa Philippine Consulate, kay Madam Hejeseline sa Embassy. Once na lumapit tayo, nag-message tayo, talagang nagre-reply sila. At doon sa mga email ad nila, tsaka sa WhatsApp, Kuya, awanan Diyos naman dito yung WhatsApp ng ATN, talagang nagre-reply po sila. So ang panawagan nga lang po namin, sana po, kung sino man po yung may mga ticket, ano, kasi kahit ang consulate dito, nag-aantay din sila ng flight kasi yung mga repatriate nila, hindi rin ano, kasi canceled din yung flight. So sana po, kung sino man yung may ticket na, payagan na ng government na ano, maka-landing doon. Huwag nang i-cancel yung flight kasi especially yung bumili ng mga sarili ticket nila, Cebu Pacific or Emirates Airline na nag-cancel ng flight, sana po yung Philippine government, pumayag na po sila na makapasok kung wala na naman palang problema sa quarantine facilities. So bakit kailangan pa nating mag-intay ng magsayang ng oras? Pauwiin na natin yung may mga sariling ticket. Hindi na gagastos ang Pilipinas sa ticket nila, ha? Pag sila nakauwi, di ba laking ginhawa sa Philippine government? Kasi hindi nila iisipin yun. Ano nga antayin natin? Mag-antay pa sila dito. Paano kung halimbawa habang nag-aantay sila ng flight nila, ay ma-infect sila? Di ba mas lalong problema yon? At least hanggat healthy sila, may ticket sila, magawa ng paraan na makauwi na sila. Para po problemahin na lang ng Philippine government ay yung may mga walang ticket na gustong umuwi ng Pilipinas. So sana po sa Philippine government, please allow them to go to the Philippines po. Tanggalin na po yung pagka-cancel. Okay, thank you po. Merong nag-comment dito ngayon, Miss Lynn, maganda to ngayon. Sir Darwin Muñez, salamat po sa Saudi Arabia at na nanonood po kayo sa ating programa dito sa OFW Helpline. Sabi ni Brother Darwin, sapilitan na ang pagpapauwi na mapatay kasi puro na ang morgue dito sa Saudi at sobrang dami na ang patay na mga expat. Kaya tama yung sinabi ko kanina, binigyan ng gobyerno natin ang Pilipinas ng ultimatum na 3 days na ipauwi na lahat ang mga namatay na OFW. So, it's a good news para mapauwi na yung mapatay, hindi na sila mapuprosen sobra ng ilang buwan at sana mapauwi na sila. This is also a blessing para sa mga pamilya na naghintay sa mga patay nila na kahit pa paano makita man lang nila sa huling yugto ng kanilang buhay. So sabi dito ni Dodo Partosa Ilman, pero hindi siya pwedeng iuwi ang labi dahil COVID victim, dahil kailangang sunugin yan. Ang problema sa Middle East, bawal ang sunog. Kailangan ilibing agad kaysa maraming mahawaan. So tama po yun. So yung sinabing 50, by rules kasi, isa kailangan talagang i-cremate yan, ilibing agad. So at least at 280 plus minus 50 is makakauwi sana sa Pilipinas yon. So kita natin no, na nahirapan talaga ang even ang Saudi Arabia. Dito sa UAE naman, medyo kayang-kaya pa naman natin ng consulate dito na pinanguluhan ng ating mahal na Consul General Paul Cortez at ang mahal nating ina na si Ambassadora Jaiseline Joy Quintana na talagang aktibo sila. Kaya medyo okay dito, Miss Lynn, when it comes sa mga kunti-kunting tulong. Pero minsan, kasama ang order, hindi na kasi ang at hindi mo kasi pwedeng iasa sa gobyerno sa consulate dito dahil sa Pilipinas sila umaasa. Pero at least dito, hindi kami tinatalikuran. Not compared with Saudi Arabia na yun nga sabi ni Brother Melvin, hindi nga sumasagot sa WhatsApp. Kami dito, sinasagot ng ATN naman natin na pinapanguluhan naman ng ating butihing ATN officer, si Ma'am Tunet. So, yun ang mga update. So, dito, maraming nagme-message dito. And pasalamat ako sa kaya Agaw Aileen na Paras na si April Babiliano and the rest na nanonood ngayon na talagang nisishare nila itong live na to na umabot na tayo ngayon ng 3 hours and 58 minutes pero andyan sila dahil naniwala sila na mas importante pa to sa teleserye, mas importante pa to sa larong Mobile Legend,
mas importante pa to sa would say manood ng movie, dahil ito ang update ang totoong buhay na nangyayari ngayon only here in the OFW helpline, na hindi namin kailangan mag-trending pero kailangan naming mapaabot sa ating gobyerno kung anong nangyayari ngayon sa ating paligid. So ito nga ang sinabi rin na si Dodo Partosa Ilman, nandoon na siya sa London, Miss Lynn. So sinabi din dito na ni Peter George Payot de Vera, tama po ma'am, pauwiin na may mga ticket kahit sa mga sana ticket aming mga pagkain habang naka-quarantine, kaysa dito kami gagastos ng pagkain, mahal ang pambayad pa, kami pa ang magprinta ng bahay. So ito yung mga comment ngayon, and thank you for watching Lizol Strict, at sa lahat ng mga nanonood ngayon na talagang andyan kayo, hindi man kayo nagme-message, but I would say we are doing our best to serve you kung anong maitulong natin. So Miss Jonaline Segon, mayroon ka pang sasabihin na iba pa na update? Ibabigay ko na kay Miss Lynn. No, okay lang po. Okay, Miss Lynn. Last message mo, Miss Lynn. Challenge natin. Okay. Medyo kailangan talaga ng attention ngayon ang Saudi Arabia sa panahon ngayon. Ang akin lang po ay ito yung panalangin at saka plea. This is already a plea. Kung sino man yung makakakita nitong video, sana mai-share po ninyo nang maipaabot natin sa kung sino man. Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam kung sino yung mga taong makakakita nito na mabubuksan yung isip at puso nila na may mga kakayahan na magbigay ng kasagutan dito sa mga tanong at sa mga nangangailangan ng tulong, lalo na huwag na po tayo magpatagal-tagal, kasi pag pinatagal natin, that could mean another life na po pwedeng masave. Pamilya na masisave. Mga kamag-anak. Kaya kung sino man yung may authority, yung may kapangyarihan na gumawa ng paraan na ma-resolve itong mga problema, kahit anong politiko po kayo, kahit anong pinanggalingan ninyong mga partido, ito na ang panahon po para magkaisa. Kailangan at nangangailangan po talaga ang karamihan sa inyo ngayon, lalo na yung mga wala ng trabaho, ng tulong ninyo. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, no. Meron na namang nag-message ngayon. Malungkot ito na message. Galing po kay Jory C. Canion sa Kuwait po. Dito kami, dito sa Kuwait, may kabayan tayong nagbigti. Ito na yung sinabi ni Ate Lynn. Yun yung sinabi ko. Yun yung sinabi din sa akin, nagbigti, nagpakamatay. Okay, Mr. Jory Canion, pwede mo akong i-message direct sa Aman Sumbang Point, or i-message mo ako kung anong maitulong natin dyan. Kung nagbigti siya, magtingnan natin kung ano ang maitulong natin. Baka punti lang ang namatay dyan sa Kuwait, or God forbid naman, sana walang namatay. Sabihin nga natin, ayaw nga nating maraming, sabi nga ni Brother Melvin, ayaw namin na may malagas na isang OFW na sabihin natin na naghanap ng trabaho dito sa ibang bansa para suportahan ang pamilya niya. So, yun yung pinakamasakit. And thank you rin kay Ahmad Sain Ujahun Cameroon. And yun nga, salamat din sa iyo, Kuya Dodo Patrosa Ilman. So ito po ang iyong abang na lingkod, si King Chopasar Bilimak, ang chairman ng OFW Helpline, na andito po laging willing na gustong tumulong sa inyo at pakinggan man lang ang inyong mga hinaing, dahil importante po na kahit man lang mapakinggan yung mga problema nyo, na makabigay man lang kami ng comfort sa inyo. Kung hindi man namin kayang mabigyan kayo ng financial support, pero we will do our best na kahit sa food assistance, mabigyan po kayo. So ang OFW Helpline po ay bukas po, 24 hours 7. At ako lang po ang nagmaman isa dito. Kung kaya po na suportahan kayo at kayang pakinggan yung mga hinaing ninyo,
andito kayo ako hanggang kaya kong aksyonan yung mga reklamo nyo, aksyonan yung mga problema nyo. Kasama ko dito si Ate Lynn Agno from United Kingdom. Kasama ko dito po si Mr. Melvin Omnyala from Saudi Arabia and Ms. Jonalyn Segon dito sa UAE. At ito po, gusto po namin ipatuloy nyo ang inyong suporta at nakasama po natin kanina si Attorney Glenn Chong dito sa programa na to. And umalis na po si Attorney Glenn Chong dahil meron po siyang board meeting na atinan. At salamat sa iyo, Attorney Glenn Chong, sa walang walang humpay na suporta para sa mga OFW at lagi mong ipinaglalaban kaming mga OFW. And once again, if you want more videos, hindi ko kailangan mag-subscribe kayo, pero at least kung marinig nyo, gusto nyong ma-challenge kayo, please check nyo yung lahat ng mga videos, kung ano mga updates, lalo na itong batang si Mutya na kailangan hanapin yung mama niya. Ito po ang OFW Helpline sa YouTube at itong Facebook ko po na account na Aman Sumbang Point. So itong Aman Sumbang Point, ay sabihin ko sa inyo, hindi ito fake news, kundi ito po ang pangalan ng resort namin sa Mindanao ng pamilya ko. Ginamit ko lang to na account dahil ang main ko na account na King Likayan Paras Bilimac, puno na siya. 5,000 plus na, wala na akong ma-ado na tao. And laging pinag-iinitan nyo ng Facebook. So dito na naman kanina, sabi nga nila, pag once laging nagtitrending or maraming nanonood sa'yo, medyo malapit tayo sa nahahack tayo. Malapit talaga sa disgrasya. Oo, so mahirap yun na nirereklamo na nga tayo na tumutulong Miss Lynn. Nabablock yung pag-share natin na tayo'y tumutulong. Kikita natin na tayo mga OFW or mga Pilipino, magtulungan na lang tayo. Yan yung appeal ko sa inyo. So once again, salamat sa inyong lahat. And ito po ang iyong abang na lingkod, si Kuya King Belimac, dito sa OFW Helpline. And again, I will share to you the blessing of the Lord na sana po ipagpalain kayong lahat, lalo na sa mga kasamahan ko sa OFW Helpline at sa lahat ng mga leader ng OFW. And we pray, continue to pray for our president na he will be healthy as all time and God may protect him together with the Senator Bongo and the rest of the OFW leaders around the world. So to God be the glory and mabuhay tayong lahat. And happy Sunday and happy Father's Day sa lahat ng Papa. Mahal ko po kayo lahat. Bye-bye po. Salamat. Happy Father's Day. Bye-bye. God bless you. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa lahat. Happy Father's Day sa lahat. Salamat po. Salamat. Bye. Bye-bye. Bye.